Kamukha ko si Brad Pitt. Nandiyan pala kayo mga engine. Ha? Magandang araw sa inyo. Kung napapanood niyo ako ngayon, ibig sabihin may kuryente na kayo. Kung hindi, wala kayong kuryente. No. Ngayong araw, ha, pag-uusapan natin dito, may tatanungin tayo. Meron doon namimigay dyan ng mga lupa. Baka makahingi tayo. Ha? Huwag kayo alis. Ha? Dito lang sa SMS o Say Musik. Para hindi magmukhang mahabang commercial ito ng kagandahang lalaki ko, binasa ko lang ho. Tatawagin ko po ang co-host natin dito. Ito po ang babaeng pinakamaganda sa buong Kalayaan Hall. Palakpakan po natin, Miss Diane Medina. Yay! Hello! Hello everyone! Hi! Wow! Wow. Beso may ba na ngayon, ha? May beso na kami. May beso na ngayon, ha? Alright, maraming salamat, Brad. Ito, mga kaibigan, samahan nyo kami sa pakikipagkwentuhan at pag-uusisa sa Secretary ng Department of Agrarian Reform. Malalaman natin ito, Brad, kung ano nga ba yung kahalagahan ng department nila at kung ano ba yung mga programa at plano nila para sa'yo, para sa akin, at para sa ating lahat. Ayan. At tayo daw ang boss nila, kaya pagka medyo hindi maganda mga sagot nitong sec, hindi ko sasweldohan to, ha? Kaya, isa lang po, ito po ha, isa lang na natin. Siya, mga alien, let's all welcome Secretary Gil De Los Reyes! Hi, sir! Hello, sir. Welcome to Sec! Ayan, SMS! Aba si sir. Yay! Excited na tayo makilala ng lubusan si Secretary Gil De Los Reyes. Lawyer pala si sir. Oo, lawyer. Kunyari, kinuhanan ako ng lupa. Pwede ba akong kunin kay lawyer? Ah, hindi po. Bawal po ako mag-practice para sa isang pribadong tao. Ang tangi ko pong pinakakliyente o pinagsiservisyoan ay ang ating pamahalaan at ang taong bayan. Pero kayo, Sec, gaano po kalaki yung pag-aari ng lupa? Meron ho akong 2 hektaryang tubuhan at 1 hektarya naman na palayan. At yung palayan ho, naka-leasehold na. Sapagkat yun po ang tinutukoy ng ating Agrarian Reform Program na dapat naka-leasehold. Yung 2 hektarya naman, ay minamanage ng aking mga kapatid. So wala na ho akong pakialam dun sa tinatamna natin. Yung pagiging lawyer nyo, alam nyo, ako, hindi ako masyadong believe sa mga lawyer. Dahil parang... Ah, ganun ho? Bakit naman? Parang hindi totoong ano eh. Parang hindi totoong... Profession? Profession. Eh, anong tingin nyo sa pagiging abogado? Kasi nagpa-practice lang kayo, ba't hindi nyo totoanin? Para din ho kami yung doktor, practice ng practice. Practice. Pero practice makes perfect. Ayun. But nobody's perfect. So, so hindi kayo mape-perfect. Ayan. Ay, medyo banata natin ng medyo mabibigat agad to siya. Ano. Sek, yung ako naguguluhan eh. Yung DAP ba, tsaka yung PIDAP? Ano ba? Pareho ba yan? Ano po yung difference? Well, kasi inalis lang yung pinin, ano, naging DAP na. Dati PIDAP. Una-una, iba ho yung spelling. Pangalawa, pero mas mahalaga po. Yung PIDAP, nilaan sa budget para yung legislator magkasabi kung saan gagastusin. Legislator? Oo, sila magkasabi. Itong DAP, kinuha natin lahat ng savings ng mga iba't ibang ahensya at nagsabi yung mga ahensya, katulad namin. Noong dumating kami noong 2010, 2011, may pondo na nakalaan doon na, sa palagay namin sa isang programa na 200 million kung saan bibigyan namin ng ID lahat ng magsasaka na sa ilalim ng Agrarian Reform Program. E sabi namin, anong silbi ng ID kung hindi maliwanag kung ano lalabas nung sa ID? So, tinanong kami ng Secretary Butch kung may kailangan pa ba itong pondon to, sabi namin, hindi natin dapat gastusin to sapagkat ito ay maling gastusin. Kaya yung lahat na yon sa iba't ibang ahensya, pinagsama-sama yung mga yon at tinanong din naman yung mga sekretaryo, ano ba yung mga programa ninyo na nakalagay na sa budget na nangangailangan pa ng dagdag na salapi? Ayun. Pero
sec kasi mainit ang usapan tungkol nga dito sa DAP na ito na sinasabi nila na mali nga daw yung ginawa na gagalaw ka ng unconstitutional budget. Unconstitutional. So ano pong siguro linawagin natin po sa mga viewers natin na kahit sinasabi nila na napunta daw ito sa magandang cause, mali pa rin daw yung ginawa? Well, ilang antas yung kailangan natin pag-aralan doon. Ang una, yung pagkuha ng lahat ng savings at pagbubudbud naman doon sa iba't ibang gamit. Okay, so talakayin natin yung savings, no? Ang sinasabi ng ating saligang batas, bawal maglipat ng appropriation. Ibig sabihin, kumbaga sinabi sa'yo, pinapunta ka ng nanay mo. Uh-huh. Sinabi ng nanay mo, oy, bumili ka ng baboy at saka ng manok. At saka ng isang boteng suka. Pagka ginawa mo yon, ang sinabi ng nanay mo, ito yung dapat mong gawin, bawal na ilipat mo dun sa ibang lugar. Pero yung konstitusyon, may pasubali. Ang sinabi ng pasubali, yung presidente, yung Senate President, yung House of Rep Speaker, yung Chief Justice Supreme Court, saka yung hepe ng Constitutional Commissions, pwede nilang kunin yung savings sa kanilang bawat sangay at ilipat nila kung saan nila pwedeng gawin. Sa halimbawa ko kanina, kumbaga man, nakatipid ka dun sa pagbili ng manok o kahit sa isang sitwasyon, hindi mo na kailangan ng manok. Dagdag sa baboy. Pwede mong idagdag sa baboy o kaya isda para mas masagana at mas gulay. O gulay. Pero dun lang sa iyong mismong bahay. Hindi mo pwede pakialaman yung ibang bahay. Pero sec, ito, matagal na po itong DAP na ito, no, na ginagawa, nandiyan yung RCA at yung overall savings. Iniba nga lang po ng pangalan. Siguro, explain natin sa mga viewers natin, Brad, kung ano ba yung kagandaan, bakit okay lang naman yung itong DAP na ito? Well, pagka nagtakda ng budget ang mambabatas natin, yung legislature, sa pagtakbo ng taon, pinaprepare mo natin yung budget the year before. So, kumbaga man doon sa limbaho kayo na bago ka mamalengke, pinaplano mo kung anong gagawin mo dun sa susunod na araw. Ngayon, pagka may bigla ka dumating na bisita or whatever, nagbabago. No? So may konting leeway na binibigay ang ating konstitusyon dun sa mga hepe ng bawat sangay ng pamahalaan para mas maganda nila mapagservisyohan ang mga tao. So sa mga nakaraang panahon, may iba't iba na ring administrasyon na gumagawa rin ng ganito para mas maganda natin, mas matulungan natin yung mga tao. Sapagkat one year ahead natin ginagawa yung budget. Hindi natin alam kung ano yung mangyayari doon. So, maraming pwede mangyari. Maaaring nagawa mo yung proyekto, pero may natira ka pa. O kaya naman, tulad nung nangyari sa atin noong 2010 at 2011, nung pumasok tayo ng pamahalaan, yung budget na yun, ginawa nung nakaraang administrasyon. Yes. So, maaaring nag-iba yung mga priorities, o di pa ba nga yung iba, yung priorities hindi mo na dapat gastusin. So, pinapayagan yung bawat sangay na pagsamasamahin yung savings, at ilipat niya kung saan niya pwedeng mas magandang makakatulong sa mga tao. Pero sinasabi nga na unconstitutional ito. So paano natin maipapaliwanag sa mga viewers natin? Siyempre, lalo na sa mga social media, ang daming nagagalit, ang daming nagre-react. Paano ba natin maipapaliwanag sa kanila na okay nga lang itong DAP? May mga nagsasabi pa po na pwedeng maging dahilan po ng constitutional crisis itong... Well, unang-una, kaya nga nilabas nung 2011-2012, nilatag natin ano ba yung mga proyekto na hindi gumagalaw at yung mismo mga sekretaryo ang nagsabi sa DBM na sinabi, itong proyekto nito either hindi gumagalaw o kaya naman ito ay hindi nakailangan. So, nilikom lahat yun. At yun ay transparent yun. Naglabas ng budget circular ang DBM para sabihin, oy, ano ba yung mga proyekto dyan na hindi na ba dapat pagkagastusan? At alin ba naman ang mga proyekto na pwede pa, dapat pa nating dagdagan ng salapi? So, transparent to. At yun nga lang, ang pinagkaiba nito, pinangalan natin, disbursement acceleration. Ano bang ibig sabihin ng disbursement acceleration? Pinabibilis mo yung paglabas. Kasi kung titingnan natin, pagka mababa ang gastos ng gobyerno, buong ekonomiya na apektuhan. Kasi isa sa pinakamalaking dahil bumibili ng mga iba't ibang bagay sa isang ekonomiya ay ang gobyerno. Kaya pag kami pinadget ka sa gobyerno, sinama mo, gagas ka ng 100 piso, hindi mo ginastos. Ibig sabihin nun, yung ekonomiya mo mismo bumabagal. Sapagkat pag tinina mo na lang lahat ng sweldo na binabayad natin sa mga kawani, lahat ng ginagastos natin sa paggawa ng kalye, lahat ng ginagastos natin sa pagbibigay ng serbisyo sa mga tao, ito ay bahagi, para kung bang man sa ekonomiya, ito yung gasolina para tumakbo yung for kotse mo. Yung kotse mo, yun yung ekonomiya. Noong first year ng Aquino administration, ganyan po nangyari. Oo, underspending. Medyo mabagal. Kasi, yun nga, yung ginawa mong listahan kung ano yung pagkakagastusan mo, hindi ikaw yung gumawa noon. Yes. Isa yun. Pero
Sec, explain naman din natin sa mga viewers natin na kasi ang pinag-uusapan dito, regardless daw of napunta to sa maganda or sa mabuting cause, parang nilabag pa rin daw natin yung batas. Dahil nga kailangan nating paglilinaw mula sa ating kagalang-galang na Korte Suprema. Ayan. Kailangan natin liwanagin ito sapagkat hindi lahat ng ganung klaseng pagkakataon ay ito ay labag sa konstitusyon. Mm-hmm. Ang konstitusyon natin, sinabi ko kanina, pinapayagan naman na magkalap ng savings yung bawat branch. Mm-hmm. At maliwanag pa dun sa administrative code na tinatawag natin. Ano ba yung administrative code? Yung administrative code para bagang recipe. Okay. Kung ano bang dapat mong gawin pagka ikaw isang public official. Kung paano gagalaw yon. So, noong 1987, pinasa natin yung konstitusyon. Na mga bandang Pebrero, pinasa natin yung konstitusyon. February, May, July, naglabas ng administrative code. Ito yung isang batas din. At doon nililiwanag kung ano ba yung pwede mong gawin doon sa savings. Kaya po kaya maliwanag, dapat tayo maghumingi ng kapaliwanagan sa mga sa ating kagalang-galang na mahistrado para sa ganito naman yung mga susunod na salin ng mga opisyal at pati na po itong nasa kasalukuyan ay maging maliwanag kung ano ba ang pwedeng gawin at ano ba yung hindi pwedeng gawin. Sapagkat pag hindi po natin niliwanag to at medyo malabo ito, magulo. Mismo yung lahat ng pipirma, ng lahat ng voucher sa pamahalaan ay walang giya o wala bang maliwanag na gagawin. Kaya lalo sila matatakot. At pag lalong tumakot, babalik na naman tayo doon sa nangyari dati na underspending. Yung underspending na naman tayo. So, yung ekonomiya natin magbagsak. Babagal. So, ano po nga po yung mga parts na unconstitutional daw? Well, ang sinasabi ho ng Korte Suprema ay yung unang-una, yung pagkalap mismo ng savings. Yun ang unang sinasabi na... Bawal daw. Hindi, mali daw yung proseso na pinagdaanan nung sa National Budget Circular. Kasi yung po ang nag-utos sa amin na magsabi, alin ba yung hindi mo gagamitin at alin ba yung pwede mong dagdagan. Pero doon po sa unang punto na yon, ang dapat natin tandaan ay, yung National Budget Circular na iyon ay nakaangkla doon sa Section 38 at 39 ng Administrative Code. Mm-hmm. Na sinasabi na pwede mo ngang gawin yan at kung saan mo pwede pangandalhin. In fact, dun ho sa Section 49 nitong Administrative Code na ito, ang sinasabi, nakalagay pa nga dun yung agrarian reform eh. Na sinasabi, pwede mo itong ilagay dun sa mga gastusin na makakabuti sa taong bayan. At naka-specific pa ho dun, nakalagay agrarian reform, economic well-being, pati ho, kumbaga meron disaster na nangyari, dun mo pwedeng ilagay yung mga savings na ito. Gano po nakuha niyong DAP? Ang DAP po ng DAR ay 1.2 billion approximately. Itong 1.2 billion na ito ay ginamit natin para sa paggawa ng mga kalye doon sa mga barabarangay. Kung saan naman nandoon nakatira yung mga agrarian reform beneficiary natin. Pero Sec, ito ngayon, kamusta na po ba yung status? Kasi masyadong maraming nagagalit nga na dapat daw may managot dito sa DAP at yung iba sinasabi pa kailangan kasuhan ng technical malversation. So kamusta po yung status natin ngayon? Meron pang impeachment na inano. Oo, may mga sinasabi pang impeachment. Yun nga po ang problema natin eh, sapagkat pag hindi natin niliwanag itong desisyon na ito, eh talagang hindi malalaman kung ano yung dapat ba mangyari sa dulo. Kaya ngayon pa lamang, hindi lang to para masigurado natin na walang makakasuhan, pero maliwanag, ano ba yung giya na ibibigay natin doon sa mga susunod? Kaya ito ang ginagawa natin para maging maliwanag. Ano ba talaga yung pwede at alin ba talaga yung hindi? At magkaintindihan tayo para yun sa mga susunod na salin, maliwanag. Alright, mabuting na maintindihan ng mga taong bayan, lalo ng mga kabataan yan, kasi very powerful ang social media ngayon. So, konting may mabasa ka lang, lahat yan, sunod-sunod na at para magagayaan yung mga yan, nagtitrending. So, ngayon, pag-usapan natin yung mga DAR programs, yung mga programs under na sa DAR, under po ng DAP. Well, dalawa po yan. Ang unang-una po natin proyekto ay yung project natin sa Asian Development Bank. Umutang po ang pamahalaan natin sa Asian Development Bank para tulungan yung mga agrarian reform beneficiary. Doon po sa programang yon, may nakalagay yung nakasaad doon at ito po ay ninegotiate bago pa mag-2010. Sinabi, pag naglabas ang national government ng pondo na inutang niya, kailangan may equity o kumbaga man pantapat yung local government unit para doon sa proyektong yon. Nung pumasok tayo nitong ADB project na to, lumalabas ang bagal ng galaw ng proyektong ito. So nagtanong kami doon sa mga mayor at saka sa mga governor, bakit ba ayaw niyo nito? Eh ito may pautang na sa inyo, inutang natin to para sa benepisyo niyo. Kasi mga kailangan ng equity o pantapat. Yung pantapat na yon, kinukulang yung mga fifth, lalong-lalo na yung fifth at sixth class municipality. Pag sinabi ng fifth at sixth class, ito yung mga munisipyo na makukonti lang kinikita. Kaya ang ginawa natin, nung tinanong tayo ng DBM, ano ba yung mga proyekto na pwede nating tulungan, sinabi namin,
Kung ito ang lalagyan natin ng pantapat, pwede nating magawa yung kalye, pwede nating magawa yung post-harvest, pwede nating magawa yung mga iba't iba pang kailangan para mas gumanda ang kabuhayan ng ating agrarian reform beneficiary. At ito ang ginamit para dun sa DAR na mayroong DAP. So itong proyektong ito ay nagkaroon ng 612 kilometers nationwide ng farm-to-market road. Sa makatuwid, mas mabilis nang madala ng magsasaka yung kanyang produkto. Mm-hmm. Kung dati kailangan niya ikariton at kalabaw sapagkat baku-baku at maputik, ngayon pwedeng gamitin na tricycle, pwede niyang gamitin ang jeep. Ngayon ko lang nalaman yun, gumagawa pala kayo. Akala kasi usually DPWH lang. Ang hatihan po namin ng DPWH kay Sec Babes, yung mga kalye sa National Road. Nasa amin po naman yung kalye dun sa mga barabarangay kung saan nakatira yung ating mga agrarian reform beneficiary. Mm-hmm. So ganun po yung hatihan. At ang utos ng ating Pangulo, yung siguraduhin mo na yung farm to market road mo may patutunguhan. At ang patutunguhan ito, talagang maiduduktong mo yung Palayan o yung Nyugan o yung Tubuhan papunta doon sa National Road na ginagawa naman ni Sec Babes. Para sa ganun, mabilis ang daloy ng ating kalakan. At yan galing doon sa DAP. Yun po, yung equity na binigay ng LGU ay galing sa DAP para po mas mabilis natin mapagalaw ito. Alright, ayan na. Nabigyang linaw yung patungkol sa DAP. Pero syempre, ito very timely since nalaman natin na umano si Bagyong Glenda sa atin. Pag-usapan natin, ano po ba yung role ng Department of Agrarian Reform? Ang trabaho po ng Department of Agrarian Reform ay pagkatapos ng bagyo. Mm-hmm. So habang bumabagyo at right after matapos yung bagyo, doon pumapasok ang LGU at saka Department of Social Welfare and Development at saka yung National Disaster. Yun ho ang kanilang tutok doon para mabawasan ang mamamatay, mabawasan ang magkakasakit. Ang trabaho po namin pagkatapos noon. Pagkatapos ng unos, pagkatapos ng bagyo, ang trabaho ng Department of Agrarian Reform naman ay tulungan yung mga Agrarian Reform beneficiary para makabangon muli sila. Pero hindi po aming solo trabaho ito. Ito ay kasama namin ang Department of Agriculture, si Secretary Procy Alcala. Mm-hmm. At ngayon, kasama din natin si Secretary Kiko, pagkano natin sa Nyugan at saka sa mga irigasyon. So kami po, pagkatapos ng bagyo. Okay. So paano po nangyari ngayon? Tigil lahat ng mga DAP na yan? Well, tigil po lahat ang paggastos natin. Kung meron, sana magagamit siya Glenda yon. Well, parang ganun. Ang DAP po na napunta sa DAR, yung ADB, ay meron mga specific provinces. Kasi ang tinarget natin ng ADB, ng Asian Development Bank loan, ay yung mga probinsya na maraming mahirap at maraming agrarian reform beneficiary. Ako, dami yan. So katulad nung nangyari sa atin nung Yolanda, ang malaking napunta na DAP galing sa ADB project ay napunta dun sa Region 8. Sapagkat buti na lang, marami tayong proyekto ron na online pa lamang. So pagkatapos sa Yolanda, ngayon talaga binamadali natin para matapos. Meron din tayo sa Region 5, sa Camsur, Camnorte, para mabilis natin itong paggawa. Makita mo, Diana, no? Yun daw pala, nagamit pa doon sa Yolanda. At saka for a good cause talaga, nilalagay nila sa mga proyekto na makakatulong sa mga mamamayan. So ito yung dapat liwanagin natin doon sa mga viewers natin. Kasi iniisip nila kagad dahil nga lumabas itong pork barrel scam, naglabasan itong mga lukuhan sa PDAF. Kaya parang naging negative na lahat. Kahit nakita naman natin, naging very sa positive na bagay ito na gamit. Ayun, pero ito, hindi ninakaw. Hindi ninakaw. Pero ito, Sec, ano po bang directives ng ating Pangulo sa DAR after po nitong Bagyong Glenda? Well, ang kasama po ng palagi niyang utos ay pagkatapos mangyari itong bagyo na ito o kung anumang klaseng unos, ay babaan at puntahan ng ating mga kawani, yung mga agrarian reform communities natin para malaman ano ba yung kakailanganin nila. So meron tayong tinatawag na parang rapid assessment. Ibig sabihin ng rapid assessment, punta yung ating mga municipal officers sa agrarian reform community, makikipagpanayam sila dun sa mga magsasaka para malaman ano ba yung kailangan nila. So dito tulong-tulong yung LGU, yung agriculture at saka agrarian reform. Kung magbabalik po tayo, mag-check. Mamaya na yung DAP. Gap muna tayo. Ha? Gap muna tayo. Babalik alright, po. Magbabalik po ang same as Sec o SMS. SMS. At syempre, mainit na mainit pa rin po ang talakayan at kwentuhan namin dito. At sa pagpapatuloy, Sec, gano'ng kainit?
Kadyakit ako. Sek, naiwanan po natin yung isa pa pong programa ng DAR under DAP. Can you tell us more about this? Kung papansin, ang sinasabi dun sa DAP ay Disbursement Acceleration Program. So, ibig sabihin nito, meron kasi nakalaan na pondo noong 2010 at 2011. Sinabi, itong halagang ito, sabi ng General Appropriations Act, dapat yung gastusin para sa pagbayad dun sa mga may-ari ng lupa o tinatawag natin landowner's compensation. Kasi hindi libre. Pag kinuha ng DAR yung lupa ng isang may-ari ng lupa, binabayaran. So, kasama sa DAP, yung nirelease sa DAR, o sa Land Bank actually, yung pondo para pambayad. Pero hindi ito dagdag na pera. Ito ay pinalabas lang agad noong 2011. So, hindi ito dagdag na pera, pero kasi nga, disbursement acceleration, kasama rin sa DAP yun, pero nilabas. Pero hindi dinagdagan yung inallocate noong 2010 at 2011. Ang total na na-release noong 2011 at 2010 ay 7.9 billion. Mm-hmm. So, yun ang nilabas doon. Ang kasama sa DAP doon ay 5.4. Later on, naglabas uli ng dagdag na pondo para makuha yung pambayad natin. So, hindi to dagdag, hindi to augmentation, hindi to galing sa savings, kundi ito talaga nakalaan doon. At yung pondong yun, ang ginamit natin para bayaran yung lahat ng landowner na kasali doon sa Comprehensive Agrarian Reform Program. Carp. Na yan. So, yun ang pangalawa naming nakasulat doon sa DAP. Ayun, pero maliwanag. Cash only yun, ha? Cash only, hindi dagdag. Maliwanag na yan. Mamaya din pag-usapan yung CARP, Brad. Pero ikaw, may tatanong ka. Hindi, maliwanag yun. Hindi dag, DAP. DAP. Dagdag. Hindi dag. Hindi dag, DAP. Oh, ayun. Sek, pakiramdam ng mga tao ngayon eh, parang may showdown. Head-on collision tong executive tsaka judiciary. Tungkol nga dito sa DAP na to. Ano po ang tingin nyo rito? Palagay ko hindi. Ito ay isang pruweba na yung iba't ibang sangay ng pamahalaan ay naghahanap ng sagot sa tanong upang mas mapaganda natin lahat ang kabuhayan ng ating bayan. So, dati-rate, pag sinabi ng Supreme Court na ito na, tapos na. Wala na. Ito, nag-uusap ang executive at saka judiciary at sinasabi, pakipaliwanag nyo nga ho ito para mas maganda ang ating kinabukasan. Yes. So, ang gusto ng mahistrado, mas maganda yung kinabukasan ng ating bayan. Ang gusto ng ehekutibo, mas maganda yung kinabukasan ng ating bayan. Mm-hmm. Ang gusto ng legislatura, mas maganda yung kinabukasan ng ating bayan. Ang tanong, paano natin gagawin to? So, hindi to showdown eh. Alright, from ito usapang DAP, let's move on to ito namang mga iba pang programs at projects ng DAR. Isa na dyan yung CARP na tinatawag yung Comprehensive Agrarian Reform Program. So, ano po ito? Well, kaya po natin tinawag na Comprehensive Agrarian Reform Program. Ibig sabihin, malawakan. Pag sinabi natin malawakan, ano ba yung gusto nating mangyari sa CARP? Ang sinasabi po ng ating saligang batas, masama sa isang bayan kung saan yung yaman, particular yung lupa, ay nasa sa ilang tao. So, sinabi ng ating saligang batas, dapat yan ay ipamahagi doon sa mga kasama, yung namumuwisan, at saka yung nagtatrabaho doon sa lupain na yun. At meron din tayong tinatawag na CARPER naman. So, ito yung extension. Yung CARPER noong 2008, kasi ang CARP noong pinasa noong 1988, sabi 10 taon. Mm. Noong 1998, naglagay uli ng 10 taon. Kaya noong 2008, sinasabi, hindi pa tapos. So, naglagay uli ng 5 taon pa muli. Ngayon, dumating na yung 5 taon, June 30, 2014, yung batas na nagpalawig nung 5 taon, sinabi, alam din natin at kinikilala nila na baka yung inumpisahan mo, hindi mo pa natatapos. So sinabi ng Republic Act 9700 na CARPER, sinabi, kung naumpisahan mo na, nasabihan mo na yung may-ari, inumpisa mo ng sukatin yung lupa, inumpisa mo ng kausapin yung farmer beneficiary, ang sabi ng RA 9700, pwede mong ituloy, lampas dun sa June 30, 2014. Yun ang CARPER. Pero Sek, kasi nabanggit niyo yung mga farmer beneficiary, ano yung process? May qualifications ba? Kasi gusto natin malaman kung equally distributed o lahat po ba ay nabigyan. So ano po yung qualifications or process ninyo sa pagbibigay o pag-grant sa kanila ng mga ito? Well, una-una, alamin natin kung yung lupa ay agricultural o sakahan. Mm. Pag nalaman natin sakahan yon, ang sunod na tanong, ito ba may lampas na 5 hektarya? Pag ito may lampas sa 5 hektarya, ang sunod na tanong ay, sino ba ang pwedeng bigyan? So, ang pwedeng bigyan ay yung kasama, yung nagbubungkal ng lupa. Pag sinabi natin kasama, kasi maraming taga Maynila, hindi maintindihan yung kasama. Kasama. Ang ibig sabihin ng kasama, parang kasama. Parang masama naman yan. Kasama. So, ibig sabihin ng kasama, naghahati tayo, ako yung nagtatrabaho,
Tapos paghahatian natin yung kinikita. Kita. Yun ang kasama. Pagkasama ka, qualified ka. Okay. Meron din naman mga sitwasyon na merong malalawak na lupain na merong trabahador. Merong tinatawag natin doon parang plantasyon. Yung may yung nagtatrabaho doon, wala silang sharing. Ang bayad sa kanya arawan. So araw-araw babayaran siya ng ganito basta nagtrabaho siya. Yung mga 'yon ang qualified na magkaroon ng lupa doon sa lupa na sinabi ko kanina na agricultural at above 5 hectares. Mm. So hindi lahat ng magsasaka o lahat ng nagtatrabaho sa lupa ay qualified. Kailangan meron kang criteria yes. na tutuparin. Mga qualifications so, din. Kamusta po yung pamamahagi natin? Kasi may mga iba pong mga farmers na nagre-reklamo na hindi rin sila nabahaginan. So ano pong status nito ngayon? Well, meron pa po tayong natitirang 771,000 hectares. Mm-hmm. Ang napamahagi na po natin ay 6.9 million hectares. Para lang humakita ng taong bayan, gano'n ba kalawak yung Pilipinas? Ang Pilipinas po ay merong humigit kumulang 30 million hectares. Doon sa 30 million hectares, 14 na milyon, mm-hmm. hindi mo pwede ipamahagi sapagkat ito po yung nire-reserva natin para sa ating kagubatan. So, sa Makatawid, may natitir pa tayong 16. Mula po doon sa 16, ang total coverage po ng CARP ay humigit kumulang mga 7.8, 7.9 million hectares. So halos kalahati ng lahat ng lupa na pwedeng ipamahagi o may-aring mag-may-ari ay covered ng CARP. Mm-hmm. So yun po ang ating, kumbaga man ang ating coverage. Ang natitira na po ay 771. Ang problema lang, yung naon ng mga ipamahagi, karamihan ay lupa ng gobyerno. O kaya kung hindi lupa ng gobyerno, yung lupa na binolunteer. Kaya mas madaling yung proseso. Eh ang problema ho natin, ang natira dito sa administrasyon ng ating Pangulo, ay yung mahihirap, private, yung private land private na tinatawag owned. Natin. Mm-hmm. Ang problema ng private land, para pamahagi natin, kailangan itatama natin yung pagsasalarawan ng lupa, o tinatawag natin ay yung technical description, sapagkat may titulo. So, binibili po natin ito sa kanila? Binibili po natin. Pero, Sec, paano pag may mga ibang private owners na ayaw nilang ibigay o ibenta yung land nila? Paano po yung mangyayari? Ba, hindi pwede. Hindi po pwede yun. Tama si Brad Pitt. Ito nyo. Tama ako. Malagay ko si Brad Pitt. Nagkaroon din ng abugas siya o kaya sanay meron na sanay sa siyang bukid. May-ari ng lupa niya na kinukuha din ng idol government. Ko si Sec, eh. So, yun ang ganon. Wala hong choice yung may-ari sapagkat yun, sinasaad ng ating konstitusyon at yun ang sinasaad ng ating so, kailangan bataso. Kailangan talaga. Paano po yung mga nandadaya? Kunyari, ibig ganyan, paghatian, paano ko sa mga kamag-anak ko, mga... Oh, well, meron hong nangyayari ganyan, hindi ko ikakaila yan. Sapagkat yung iba, nag-voluntary land transfer, ang binigyan yung mga kamag-anak. Yun. Hmm. Para malusutan nila yung bayad yung kay car. Commissioner Kim Hinares ng ayun, estate tax. Ano? So, you know, iniisa-isa natin ngayon yun. Tinitingnan natin kung ano ba talaga nangyari doon. Pangalawa, dati-rate, meron din ginagawa. Pagka alam nila malapit na yung CARP, binebenta o ginagayat-gayat nila yung lupa. Ayun. Para sa database, mukhang mas maliit sa lima. Ang ginawa po natin noong 2011, naglabas tayo ng kalatas at sinasabi natin, pagka ang lupa mo ay covered, at pinadalhan kita ng sulat na ito ay covered. Mm-hmm. Yung sulat na yon o kaya yung publication sa dyaryo, tinatatak na natin sa titulo. Kaya kahit gayat-gayati mo ngayon yung lupa, hindi mo na madadaya. Mm-hmm. So nabawas-bawasan ng malaki o nabawas natin doon sa ganung sistema. Kasi marami nagsasabi na ang atin daw administrasyon ay meek at saka mahina. Mm-hmm. Sabi ko, meek at mahina. Ilang kaso hinaharap namin sa ibang lugar ngayon, gawa nung ginagawa namin yon. Na ngayon, kahit ibenta mo, nakatatak na ngayon yung notice of coverage. Sec, ano naman po itong tinatawag na CLOA? Or yung, CLOA? CLOA. Yung po yung tinatawag natin, Certificate of Land Ownership Award. Ayan. Kung baga man, ito yung pruweba na ikaw ay nabigyan ng award. Lupa. Nabigyan ka ng award. Sec, ito gusto natin malaman dahil sinabi yung mo yung CLOA, ina-awardan yung mga nag-grant. Yung mga farmers po bang nabibigyan, ano yung assurance natin na ma-handle nila ito ng tama? Kasi iba, di ba, may mga balibalita, binibenta, nire-rentahan. Pinare-rentahan. Napakaganda ng tanong nyo kasi ang isang kondisyon para bukod dun sa dapat ikaw ay tenant o kaya ikaw ay nagtatrabaho dun sa lupa na yon ay dapat magsabi ka rin na bubungkalin mo yung lupa na yun. Mm-hmm. Okay, bubungkalin mo. So nangangako ka na bubungkalin mo yung lupa na yun. Hindi pwedeng gamitin sa iba. Bungkal, tanim. O, tanim. Mm-hmm. Papagandahin mo yung lupa na yun, tatamnan so, mo. So, not allowed ang pagbenta at pagrenta. Just pwede mo lang ibenta clear. Yung lupa pagkatapos ng 10 taon o kaya naman nabayaran mo na yung utang mo sa pamahalaan. Pwede mo nang ibenta yon. Pero kahit yung pag-ibenta na yon,
yun ay sinisigurado natin na yung pag-ibentang yun ay hindi dapat mapunta doon sa mga tao na maaari mag-consolidate muli ng lupa. Yun ang nakalagay sa ating kasalukuyang batas. So ang ginagawa natin, kasabay ko si Secretary Pro si Alcala at saka Secretary Kiko, ay siguraduhin na yung ibibigay na lupa ay merong karampatang tulong ang pamahalaan para mapagyabong niya yung lupa na yon. Tulad po ng meron po tayong irrigation na meron tayong ginagawa. At pansin niyo naman si Presidente, noong mga nakaraang buwan, ay talagang dinidetali niya yung bawat lineal meter ng irrigation para masigurado mapunta dun sa dapat. Pangalawa, meron din po tayong pautang. At yung pautang ay nanggagaling naman sa land bank. Pangatlo, meron din tayong equipment. Doon na binibigay ito sa mga kooperatiba at mga asosasyon ng iba't ibang magkasaka. Kung mapapansin nyo, itong mga programang ito ay bago. Ito ho ay talaga nangyari sa panahon ng ating Pangulong Aquino. Dati, may pautang, walang traktora. May traktora, walang pautang. Minsan may patubig, walang traktora. So, ang sinusubukan natin ngayon, sabay-sabay na gawin to. Check, pag-usapan natin, mainit din na issue no, Brad, yung sa Hacienda Luisita. Ano pong status nun? Well, yung sa Hacienda Luisita, ito kakaiba. Sapagkat ang sinabi ng Korte Suprema rito, kilalanin mo kung sino ba yung benepisyaryo noong 1989. Kasi dapat na ipamahagi noong 1989, sabi ng Korte Suprema. So ang ginawa natin, nagbalik tanaw tayo, sino ba yung nandun noong 1989? Okay. Inisa-isa natin yun, kinausap natin lahat, sabi namin, lahat na gusto mag-apply, lumapit kayo at kayo aming magiging panayam para maliwanagan, nandun ba kayo noong 1989. Yung covered ng Supreme Court case, doon sa Hacienda Luisita ay halos tapos na. Tapos na, ipamahagi na yung titulo. Pwede na sila magbayad sa susunod na taon sa land bank at pwede nilang bungkalin yung kanilang lupain. Okay. Ayan. Ay, ako may tanong, ito medyo mahaba to. Ano po ba yung LTI PBDAJD? Text ba yan, Brad? Oh, parang text nga. Tinamad na ata sila. Tinamad na, tinext na lang. Shortcut. Ang sakit natin sa pamahalaan minsan, mahilig tayong gumamit ng mga salisalita. Kailangan mo ng konting paliwanag. Yung LTI, Land Tenure Improvement. Yun ho yung, bahagi ng trabaho namin na namamahagi kami lupa. Kaya tinatawag natin tenure improvement. Ibig sabihin ng tenure, yung paghawak mo. Improvement, pinagaganda mo yung paghawak mo. Dati, trabahador ka lang at kasama, ngayon sa yung lupa. Ngayon na yung lupa. LTI. Land Tenure Improvement. LTI, ha? LTI. Ano po yung ano? PBD. Yung PBD naman, ang tawag doon ay Program Beneficiaries Development. Ibig sabihin, pag naibigay na sa iyo yung lupa, paano mo naman papagandahin yung kabuhayan mo para magtanim? At yung huli, yung AJD, yung Agrarian Justice Delivery. Siyempre, pagka ginagawa mo yung pagkuha ng lupa at pagbibigay sa iba, palagi may issue, palagi may kaso. So ito yung kaso na dapat mo makuha yung lupa. Ito ba eh, sino ba dapat ang maging benepisyaryo? Lalo na sapagkat napatagal itong CARP ngayon, tumagal ng 26 years, dapat natapos natin na maaga-aga, yung ibang benepisyaryo nagkagulo-gulo na, sino ba dapat yung mabigyan ng lupa? So marami tayong ganong kaso. Marami rin tayong ganong kaso na sinasabi nung may-ari ng lupa, hindi mo dapat makuha yung lupa ko. So yun ang mga usapin. AJD, alam niyo na po. Eh yung SMS. AJD, yung SMS, alam niyo. Yun ang same osek. Wow! Parang makarap natin kasi. Ito pong tatlong ito, in-integrate sila. Ito po yung under program ng CARP. Bakit po sila kailangan i-integrate? Well, kasi po natin in-integrate yun. Dati kasi, ang in-integrate natin yung LTI at PBD. So sinabi na, tenure improvement at saka pagkapaganda ng buhay. Dati kasi, papamahagi yung lupa. Tapos saka naman babalikan kung paano papagandahin yung nabigay na lupa. Bahala ka na, ganun. Pagka malaki yung gap ng pamahagi ng lupa at saka yung pasok ng DA at saka DAR, ayun ang... doon nangyayari yung, siyempre, binigyan ka ng lupa, anong gagawin mo doon? Tapos wala naman tulong yung pamahalaan. So, meron kang parang, meron kang parang desire na, natulungan sila. Paano mo gagawin to? Baka ibenta mo o ipaupa mo. Kaya ginawa natin, pinagdikit natin yun. Okay. Pag ginagawa pa lang yung LTI, ibig sabihin, pinoproseso pa lang yung pamahagi ng lupa, sinusunod mo na agad yung pagsasanay sa mga tao kung ano ba ang gagawin nila pag natanggap na nila yung lupa. So may mga trainings din tayo na hindi lang training, kasi alam mo, pagka-training sa gobyerno, nauubos yung pondo natin sa training. Hindi lang training, kundi paggabay, kundi pag-handhold, kundi pagsasanay. So wala pa yung lupa sa'yo, pinag-uusapan na. Pero tuloy yung aking pasubali di yan. Bago itong programang ito, ito ay pinakamalaking programang ginagawa natin ay sa Negros, sapagkat malaki ang ating balanse sa Negros. Ito rin yung ginawa natin sa LTI, sa PBD, sa Luisita.
hindi pa nabibigay yung lupa, kinakausap na natin yung mga tao, ano bang gusto mong itanim? Diba, kasi nung araw, ay, lupa mo. Tapos, bahala ka dyan. Gumagano na. Bahala ka na. Umiyak na. Ayan po, nako. Exciting at masayang-masayang mga talakayan natin dito. Pero syempre, marami po tayong pag-uusapan patungkol sa Department of Agrarian Reform sa pagbabalik ng Same Sec o SMS. Check o Same Sec. Welcome back to Say Musek o SMS. Ngayon naman, Sek, ito ang balita ko, ayaw niyong binibida yung mga achievements so far ng DAR. Pero ngayon, tiklop tuhod po akong nakikiusap. Please lang po. Paano yung tiklop tuhod? Paano? Ibida nyo na po. Please lang. Napaka-humble to si Sek eh. Kung meron hong isang pinakamalaking achievement itong nangyari itong mga naapat na taon ay kinikilala natin kung ano ba yung mga balakid sa pamamahagi ng lupa. Mm-hmm. Sapagkat nung madadali yung pinamamahagi natin, Madali. Libre. Nung pumasok tayo ng 2010-2011, hinarap natin kung ano ba yung dapat mangyari. Yung unang-unang malaking problema natin, yung mismong yung kasamahan natin, at mga empleyado sa DAR, sapagkat malaking pagbabago yung ginawa. Dati madali, ngayon biglang humirap. Pangalawa, yung mga sistema sa loob ng Land Registration Authority, kasama natin si Administrator Diaz dyan. Talagang binalasan niya yung LRA para bumilis yung CARP. Si Secretary Paya sa DNR. Tinindan din niya yung problema. Ano ba yung problema natin? Marami ho tayong dispalinghadong survey. At pag dispalinghado yung survey, kailangan ayusin. So, yung pagmamahagi ng lupa, siguro matagal-tagal natin bago natanggap ng karamihan mga tao na talagang meron tayong kailangan kumpunihin. Ang problema ko lang ganito. Nung pinagtuturo natin kung ano yung dapat kumpunihin, akala ng mga tao, tayo gumawa nung sira na yun. So para din yung nangyayari sa ating pamahalaan, nililinis mo, akala ikaw yung gumawa nung dumi. Yes. So yun ang naging unang problema natin sa DAR. So inayos natin yung sa loob ng DAR, inayos natin sa DNR, LRA, kasama yung ibang ahensya. Pangalawa, tinatanggap din natin na hindi pwedeng hiwa-hiwalay ang pasok natin sa kabukiran. Mm-hmm. So dito nga, katulad nung nakaraang buwan, kasabay pa natin pati DSWD. Saka may bago silang proyekto ngayon, yung tinatawag natin Kalahi Seeds. Ibig sabihin nun, yung komunidad mismo nagpapasya kung ano yung dapat gawin. Kasama yung DAR doon. So ngayon, ang utos ng ating Pangulo ay huwag kayo mag-isip bilang bawat isang sekretaryo kanya-kanya nakakaon. Kundi pa paano kayo mag-uusap-usap para pagsama-sama. Integration. Ngayon, para gawin mo sa isang burokrasa yon at gawin mo sa isang sa field, malaking gawain yon. So ngayon pala nagbubunga kung paano natin ginagawa yung mga bagay-bagay na yon. At pangatlo, siguro yung pag-aayos natin ng mga measures para mas mabilis yung land acquisition. Hmm. Kasi naman mula't-mula yung database ng DAR, talaga may problema. Kaya marami nag-object sa akin nung sinasabi, kinakalkal namin bawat claim holder sa bawat munisipyo. Sabi namin, hindi, kailangan gawin yan para makilala natin yung lupa. At ngayon, ang target natin ay matapos natin yung pamamahagi ng lupa by 2016, mapuwera na lang yung mga may kaso na malalaki. Ibig sabihin, mabibigat yung kaso. Pero yung mga pwede nang tapusin, tatapusin natin ngayon yan. Alright, Sec. Ngayon, ibida nyo rin po yung mga ilang sa mga reforma ng Aquino administration na pagdating sa Department of Agrarian Reform. Well, ito yung sinasabi ko kayo na, yung mga proseso sa loob, inayos natin. Pero dati kasi palaging sinusubukan ng DAR na gawa niya ng solusyon sa loob lang ng DAR. Mm. So ngayon, kasama na natin yung iba't ibang ahensya. So pagka pumunta ako sa ibang lugar, kakausapin ko yung Register of Deeds, minsan kakausapin natin yung DNR. At ganoon din naman, nagpapalit-palit na kami ng iba't ibang sekretaryo para mas mapabilis natin to. Let's talk about Sec! Sec, ito mga from kanina, very serious tayo. Mag-ano naman tayo, on a lighter side or lighter note, nako, personal questions naman po. Ayan, mas nakakatakot. Kinakabahan po ba kayo? Mas kinabahan kayo dyan, ha? Ayan, least favorite part of your body. Wow! Yun ang aking bilbil. Bilbil. Oh, matagal ko na akong kaaway itong bilbil ko. Ayaw lumiyon. Ano pong hatest subject nyo na nag-aaral pa po kayo? Geometry.
Ah, kung math, ayoko rin ng math. Yung subject na favorite naman. Anong ako elementary social studies? Ayun. Social studies. Sino ayun, bang first crush nyo? Ako, wag na. Baka magalit pa yung asawa ko. Pagtampuhan pa na mamayang gabi yun. Nag-cutting classes ka rin ba nung... Anong kuleyo? Ay, medyo uso ho yun. Ang pinakamalaki ho kong cutting class ay nung nasa law school ako nung pumutok yung EDSA Revolution. Doon marami sa amin nag-cutting ng cut class. Nagra-rally rin kayo nung araw. Oo, nung 1980. Yun ang pinakamahaba ko yata ang cutting class. Kaya nag-leave na ho ako sa law school pagkatapos nun. Mahilig po ba kayo manood ng mga teleserye? Hindi ho gano kasi alas 6 ho, alas 7 yung teleserye. Karaniwa wala pa ako sa bahay. Alright, ano pong motto nyo sa buhay? Motto sa buhay? Ayun hong palagi ko sinasabi na ihiramin ko po yung motto ng mga nasa kabilang law school kasi taga UP ako. UP. Doon sa Ateneo may nakalagay, the king's good servant but God's first. Wow, ang lalim na nun. Anong pagkakaintindi mo doon? Hindi ko nga naintindi. Google ko pa yung mamaya pagtapos ng show. What's your favorite university in the Philippines? Sa University of the Philippines po. Bilang taga Lasal at UP, inis ka ba sa mga taga Ateneo? Hindi po. Ang amo ko po ay atinista eh. Ako nga pa. Magkano po yung baon nyo noon? Hindi, nung panahon nung yun eh, ang baon ko yata 5 piso kasi malapit lang ho yung aking bahay dun sa aking school, sa UP. Grade school. Sa UP. Ang grade school, malapit lang ako sa bahay. Saan po kayo na-grade school? Sa Lasal din po. Sa Taft Avenue. May grade school pa ho noon, ngayon wala na, tinanggal. High school? Sa Lasal din. Lasal din. Ayun. Tapos UP. Opo. Ayun. Eh, yung ulam naman po, mga binabanatan niya na naging sanhi niya mga binbin niyo. Ang paborito ko po. paborito ko po, yung munggo at barbecue dun sa Area 1 sa UP. Unlimited rice. Di ba may mga isaw-isaw sa UP? Mahilig po ba kayo? Dun sa likod ng shopping center at saka ho yung lumpiang toge. Hanggang ano, pag nagagawin ako, kumakain pa ako lumpiang toge. Ito gusto ko malaman, Brad. Gusto kong tanong. Pong hidden talent ninyo? Ayan. Hindi ho kasi hidden kasi magaling ho akong kumain ng basta't may bagoong balayan eh ayos na sa akin. Yun ang talent ko. Minsan na nagluluto ako. Pagka po stressed out na ako, ako'y nagluluto at namamalingki. Oh, ngayon, ito medyo mabigat to. Sino kahawig mo sa Matrix? Si Neo? Si Oracle? Trinity? Si Trinity. Problema, hindi ko kilala si Matrix. Hindi mo kilala, si Morpheus. Morpheus. Naku! Hindi rin. Ito na lang, Sek. Nora Vilma. Nora Vilma. Kasapagkat ang pangalan ko po ay Virgilio, malapit po sa B. Vilma. Vilma. Tsaka yun ang gobernador namin sa Batangas, ako po yung Batangas. Batangueño. Si Vilma Santos. Mga Gutierrez o mga Barreto? Ayan. Parehong masaya yata yung pamilya ngayon, eh, no? Yun yung mga magkakabati ngayon. Sige. Nag-enjoy. Ikaw, may magbabalik ba? Tayo. Baka sumobra. Enjoy natin dito. Eh. Magbabalik tayo. Sige po, marami pong information sa pagbabalik ng Same Osec o... SMS! Same Osec! O... Same Osec! SMS. At syempre, kasama pa rin po natin si Secretary Gil de los Reyes ng Department of Agrarian Reform. DAR. Okay. Ayan, Sek, baka napapagod ko na doon sa mga masyado marami kaming tanong dito. Ito pa ulit, marami pa kaming tanong sa inyo. Pero this time, hindi na kami mangungulit sa inyo. Ang mga kababayan na po natin, Sek. So ito po, ayan. Sek, welcome sa ating tanong ni Boss. May maitutulong ba ang DAR sa mga katutubong na agawa ng lupa? Well, unang-una po, ang may jurisdiction po sa mga lupa ng katutubo ay yung national, yung NCIP natin kung tawagin, National Commission on Indigenous Peoples. Pero nagtutulungan po ang NCIP ngayon, DNR at saka DAR, para masigurado natin na yung mga nagpatong-patong na titulo dito sa mga lupa ito ay magawa natin ng solusyon. But dati na ho yung patalikod at pati na rin ho yung paharap. Para humaiwasan natin itong kaguluhan sa indigenous people's land.
May pamana po ba ang lupang nakuha ng magsasaka? Paano po ba ang proseso nito? Pwede po itong ipamana sa kanilang mga anak o kung sino man ang gusto nilang pamanahan ito ayon sa ating Kodigo Sibil. Ito ang isang malaking usapin natin ngayon na nung ginawa natin yung batas sa CARP, nakalimutan natin na nangangamat, pwede nga pala mamatay ang tao. So ito po, ito sa mga patakaran na kailangan natin ibalangkas para yung ating lupa ay na hindi lumiit ng lumiit. May binabayaran pa rin bang tax sa lupa ang mga magsasakang inawarda ng titulo? Paano kung wala na silang pambayad? Meron po silang dapat bayaran na real property tax. Ito nga po ang isang problema natin sapagkat isa po sa mga problema sa mga nakaraang panahon ay hindi natin itinatakda o hindi natin ginagayat yung titulo. So kung hindi natin ginagayat yung titulo, hindi malaman ng magsasaka kung ano yung kanyang bayaran at dapat bayaran. So katulong po natin ng LGU at saka yung pong DAR, ito po yung ginagayat natin yung titulo para malaman niya kung alin yung dapat niyang lupa. Kung hindi niya dapat makayang bayaran to, pwede po siya magpunta sa LGU para ito ay magkaroon ng plaso o para hindi niya agad mabayaran, pwede may mga amnesty na ginagawa yung LGU. Kasabay po natin dito tinatalaki itong League of Municipalities kay Mayor Sandy Javier at kay Governor Romali ng League of Provinces kung paano nga ba natin matutugunan itong issue ng real property tax. Anong effect sa DAR ng desisyon ng Supreme Court tungkol sa DAR? Well, unang-una po, titigil po itong lahat ng ating programa, lalo-lalo na po itong sa Asian Development Bank project natin, para po hanggat hindi nalilinaw kung ano ba ang mangyayari dito sa DAP. Kaya ito po ay titigil muna natin pasamantala. Yan. Ano po ba mga plano nyo pa? Sa mga future plans po ng Department of Agrarian Reform? Well, unang-una po, hindi lang po Department of Agrarian Reform, kundi ang mas malaking tanong sa atin ay paano ba natin mapapaganda ang kabuhayan ng ating mga magsasaka? Ayan. Particular yung magsasaka na mayroong maliliit na lupa. Yan yung pinakakawawa. Mahirap na, ninakawan pa. So, yan ho ang ating kailangan tugunan. Opo. Kaya po ang utos ng ating Pangulo rito ay magbalangkas tayo ng kung ano ba yung kinabukasan. Tulad po ng sinabi ko kanina, hindi lang po natin nakalimutan na namamatay yung tao. Ayun. Yung magsasaka. Nakalimutan din natin kung anong gagawin natin patakaran pag naipamahagi na natin lahat ng lupa. Yun po ang malaking question mark. Kaya po ang kailangan natin gawin, kasabay po natin ang DA, ang DAR, ang DNR, DSWD at NEDA at DTI, ay pag-aralan paano ba nga ba natin magagawa na mas mapaganda natin ang kabuhayan ng mga magsasaka. Yun po ang malaking-malaking katanungan na sinusubukan natin masagot sa mga darating na araw. Alright, before we end our interview, do you have any message to our viewers, Sec? Well, ang aking pong tanging mensahe, ang administrasyon pong ito ay nagsusumikap na matapos natin ang Comprehensive Agrarian Reform Program. Pero matatapos po natin sa Comprehensive Agrarian Reform Program ay isa lamang bahagi, yung pamamahagi ng lupa. Ang mas malaki hong katanungan sa atin ay matapos nating pamahagi yung lupa, paano pa natin papagandahin ang buhay ng bawat magsasaka sa ating bayan. Alright, thank you so much for joining us. That was Secretary Hilde Los Reyes ng Department of Agrarian Reform. Yes. At yan po mga boss, talagang nag-enjoy tayo ngayon, oh, Brad, no? At yan po, nagtatapos ang isang oras natin pagsasama ng punong-puno ng talakayan at kwentuhan. Siyempre, samahan niyo pa rin po kami dito sa Same Osec. Same time, same channel. Maraming salamat. Ako po si Diane Medina. Ako po si Brad Pitt. Dito lang sa SMSO. Same Osec. Thank you so much, Sec. Salamat po. Salamat po, Sec. Salamat po. Hindi para sa lahat, ha? Kaya ngayon, patutunayan natin na ang DAR ay para sa lahat. Nakahinto lang ang kotse kung walang ang DAR. Hindi tayo makakatulog ng maayos kung walang darkness. Ano ba ang paboritong peso ng mga Pinoy? Cheddar. Ano ang kailangan para umasenso? Magpundar. Ano ang kakainin ng baboy kung walang DARA? Sino tutulong sa atin kung wala si DARA? Salamat po.